sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Masayang nagtititili ang dalagitang si Galvina. Matapos ihanda ang bonggang sorpresa para sa magiging hipag niyang babae. Masayang dalagita dahil sa wakas, nakahanap na rin ng mapapangasawa ang kanyang kuya Gavin. Maya-maya pa, dumating na rin sa wakas ang dalawa. Magkahawak ng kamay pa ito, na mas lalong nagbigay ng kilig kay Galvina. Kuya naman, huwag sa harapan ko please. Wika ni Galvina. Ito naman, sigurado ka ba ngayon ka lang kinilig ha? Paberong tanong ni Gavin sa nakababatang kapatid. Kuya naman eh, syempre oo. Masiglang sagot ng dalagita. Asus, o ito nga pala ang magiging misis ko. Ang pinakamaganda kong future misis. Proud na pakilala ng lalaki sa kanyang asawa. Dahil sa tuwa, napayakap si Galvina kay Honey. Ganon rin ang babae. Natuwa siya dahil napakabait na dalaga pala ang kapatid ng kanyang mapapangasawa at hindi niya iyon inakala. Kinakay ni Galvina ang mag-asawa sa loob ng kanilang bahay upang ipakita ang inihanda niyang sorpresa. Magkalapit ang loob ng magkapatid ni Gavin at Galvina. Simula nang mawala ang kanilang mga magulang, sila na ang nagdadamayan hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral ang panganay ni si Gavin. Kaya naman nang magkaroon ito ng trabaho, siya na ang nagpapaaral kay Galvina. Hindi dinismayan ng dalaga ang kuya. Ginalingan niya sa eskwela hanggang sa tumungtong siya ng college. Hindi pa rin ito nalalaglag sa mga estudyanteng may matataas na grado. Hindi mapaghiwalay ang loob ng magkapatid. Kaya naman ang makapagpatayo ng bahay si Gavin para sa kanyang magiging pamilya, napagdesisyonan niyang isama na lang si Galvina sa poder nila upang maprotektahan rin ito. Wala namang problema iyon sa asawang si Honey. Sa katunayan nga mas lalo siyang natuwa sapagkat may makakasama siya sa bahay kapag wala ang asawa. Labis na natuwa si Galvina dahil sa kanyang kabaitan at pag-uugali, hindi siya hinayaan ng kanyang kuya kahit na magkakaroon na ito ng sariling pamilya. Makalipas ang ilang buwan, sa wakas, naikasal na rin si Honey at Gavin. Nagdadalang tao na si Honey nang ikasal siya kay Gavin. Natuwa naman si Galvina sa pag-akalang habang buhay na ang kasihang kanyang nararamdaman. Alam niya kasi na kahit anong pagsubok na darating sa buhay nilang magkapatid, hindi nila ito sinusukuan o tinatakbuhan. Galvina, salamat pala sa lahat ng suporta mo sa amin ng kuya mo. Tatanawin kong utang na loob yun. Pagpapasalamat ni Honey habang naglalampaso ng mesa. Kakaalis lang ng mga bisita at pasadong alas 11 na rin ng gabi. Ayaw pa sanang magpahinga ni Honey. Ngunit bigla itong nahilo. Kaya naman inihatid na lamang siya ni Galvina sa kwarto ni Gavin upang makapagpahinga. Bago pa makaidlip si Honey, nagpasalamat na rin si Galvina na hindi siya pinagtabuyan ng babae kahit na nasa tamang edad na siya upang mamuhay ng mag-isa at hindi na umasa sa kanyang kuya Gavin. Nang makalabas si Galvina sa kwarto ni Honey, sakto namang kakarating lang ni Gavin galing sa paghatid ng mga bisita nila. Gumiti ang lalaki at niyakap ang kapatid. Labis ang pagpapasalamat niya kay Galvina dahil sa natanggap na suporta. Napaluha naman ang dalaga dahil ngayon lang siya ulit nayakap ng kanyang kuya. Nagpasalamat rin ito sa lalaki dahil sa sakripisyong binigay nito
noong mga panahong nangangailangan siya. Sige na maganda kong kapatid, papasok na ako, alam mo na. Makahulog ang saad ni Kevin. Hoy kuya, wag mo na. Nahihilo si ate, pagod pa yata. Natatawang suway ni Galvina. Kinindatan lamang siya ni Kevin bago ito tuluyang pumasok ng kwarto nila ni Honey. Napailing na lang si Galvina at itinuloy ang paglilinis. Kaunti na lang rin naman ang lilinisan. Kaya naman kaya niya ito. Habang tahimik na naglilinis, bigla na lamang nakaramdam ng kakaibang presensya si Galvina na tila may nakatitig sa kanya sa di kalayuan. Itinigil niya na muna ang ginagawa at nakaramdam sa paligid. Ngunit nang mapagtanto niyang walang ibang tao, tinapos na niya lamang ang paglilinis bago pumasok at nagpahinga na rin. Kinabukasan, sinamahan ni Galvina si Honey sa bayan upang mamalengke para sa kanilang pananghalian. Maaga kasing umalis si Kevin upang magtrabaho. Oy, nandito na pala ang bagong kasalo. Bati ng suki ni Honey na nagtitinda ng mga karne. Ano pa pala ang benta niyo ngayon? Galang na tanong ni Honey. Karning baboy, karning manok. Basta ito lahat sariwa. Nakangiting sagot ng tendera. Nang mapatingin ito kay Galvina, biglang naglaho ang matamis nitong ngiti sa labi at pinagmasdan ang dalaga. Hindi naman naging komportable si Galvina at pilit na ngumiti upang hindi mapansin ng tendera ang aksyon niya. Kapatid ba ito ni Kevin, Honey? Tanong ng tendera habang nakatingin pa rin kay Galvina. Opo, siya po si Galvina. Sagot ang babae habang nasa karni naman ang tingin. Iha, mag-iingat ka ha. Alam mo ba sa kabilang barangay, may ginayo maroon ng engkanto. Kaya ikaw, mag-iingat ka. Huwag kang lalapit sa mga malalaking puno o tumambay. Ang ganda mo pa naman, lalo na yung buhok mo. Bentang-benta yan sa mga engkanto. Tila kinilabutan si Galvina nang ibulong iyon ng tendera sa kanya. Matapos makapamili ni Honey, niyaya na kaagad ito ni Galvina na lumipat na sa ibang tindahan. Napansin rin ni Honey na tila nanlalamig si Galvina. Kaya naman tinanong niya ito kung ano ang nangyari. Kwento naman ang dalagang sinabi ng matanda sa kanya. Ngunit natawa lang ang babae dahil maski siya ay hindi naniniwala. Ano ka ba? Alam mo namang matanda na yon syempre kung ano-ano na ang pinagsasabi. Tsaka huwag mo nang isipin yon. Tara na. Bago umalis ang dalawa, tinapunan muna ng tingin ni Galvina ang matanda. Ngunit mas lalo siyang natakot nang tignan siya nito ng masama. Pagka-uwi, saglit na nakalimutan ni Galvina ang nangyari sa kanya sa palengke dahil siya ang inutusan ni Honey na magluto. Wala naman iyong problema sa dalaga. Dahil para sa kanya, obligasyon niyang tulungan ang kanyang hipag habang wala pa siyang pasok. Ate, totoo ba ang balibalita na may ginayuma raw ng engkanto sa kabilang barangay? Nagtatakang tanong ni Galvina habang naghihiwa ng mga sibuyas at bawang. Ewan ko, pero yun ang sabi nila. Pero para sa akin, no? Haka-haka lang yun para tumunog na naman ang mga mythical creatures natin dito. Alam mo naman, napag-iiwanan na ang bansa natin. Natatawang sagot ni Honey habang nagtutupi ng damit. Napangiti naman si Galvina dahil maski siya ay natawa na rin. Pero mayroon sa pagkataon niya ang naniniwala tungkol sa sinabi
ng tindera kanina. Pagkatapos siyang maghiwa ng mga isasahog sa adobong manok, sinunod niya namang dinala sa lababo ang karni ng manok. Ngunit sa kasamaang palad, walang tubig dahil nakalimutan ni Gavin na mag-igib bago pumasok sa trabaho. Ate, punta mo na ako sa ilog ha. Mag-iigib lang ako. Wala kasing tubig rito eh. Pagpapaalam ni Galvina at kinuha ang dalawang balde na walang laman ng tubig. Pagkatapos payagan, naglakad na nga si Galvina patungo sa naturang ilog. Malapit lang naman iyon sa kanilang bahay at ang ilog na kinukuha na nila ng tubig ay pawang malinis na pwede ng panghugas ng plato at pangsabaw ng karne. Noong araw kasi ay sobrang linis na mga ilog, gawa ng wala pang masyadong kabahayan at walang nagtatapo ng basura. Mabuti na lang din at nature lover ang kanilang kapitan, kaya naman maski ang ilog ay malinis talaga at ayaw na ayaw nito na marurumihan. Kakaunti lang ang kumukuha ng tubig roon dahil nga isa rin sa usap-usapan sa barangay nila nang ilog na yon ay pinamumugaran ng mga engkanto. Isa din ito sa dahilan kaya nananatiling malinis ito. Merong naniniwala at meron namang hindi. Nang makarating siya sa ilog, nakasalubong niya naman ang isa sa mga inutusan ni Kapitan na si Aling Des na tagalinis din ng ilog. Nginitian niya ito at binati. Ngunit tila hindi siya nakita ng matanda, kaya naman nagkiwit-balikat na lamang si Galvina. Bago magsalok ng tubig, pinusod niya na muna ang mahaba at makapal na buhok upang hindi ito mabasa o malaglag. Mababa lang kasi ang tubig, kaya kung uupo siya ay mahahalikan talaga ng tubig ang mahaba niyang buhok. Habang abala sa pagsasalok, isang magandang babae ang dahang-dahang lumapit sa likuran ni Galvina at kinalabit siya nito. Halos sumiwalay ang kaluluwa ng dalaga nang maramdaman niya ang malamig na palad na dumapo sa kanyang likod. Naka-sleeveless lang kasi siya, kaya ramdam na ramdam niya talaga yon. Tumayo si Galvina at tumarap sa likuran niya. Ngunit nang tumambad sa kanya ang maamong mukha ng babaeng kumalabit sa kanya, itila nawala ang inis na nararamdaman ng dalaga. Ay, pasensya ka na kung nagulat kita. Nag-iigib ka ba? Malumanay na tanong nito. Hindi alam ni Galvina kung maiinis o matatawa siya sa katanungan ng dalaga dahil obvious namang nag-iigib siya. Opo, nag-iigib po ako. Maikling sagot ng dalaga. Kay ganda ng ilog. Palaging kinukuhanan ng tubig. Wika nito. Napakunot noon naman si Galvina at bumalik na lang sa pagsasalok ng tubig. Ano pala ang pangalan mo? Tanong ng babae. Sakto namang napuno na ang balde kaya binuhat niya iyon patayo. Pinunasan niya saglit ang kamay bago humarap sa babae. Galvina po, pero pwede mo naman akong tawaging Alvina o Vina. Sagot ng dalaga. Ako naman si Astoria. Aria na lang. Nakangiting pagpapakilala ng babae sa kanyang sarili. Bago ka rito, Rhea. Ngayon lang kasi kita nakita eh. Nagtatakang tanong ni Galvina. Oo. Kakalipat lang namin rito nung nakaraang araw. Sagot ni Rhea habang nakangiti pa rin. Nag-usap sila saglit hanggang sa naalala ni Galvina na magluluto pala siya at maghugas pa pala siya ng plato. Kaya naman nagpaalam na kaagad siya sa bago niyang kaibigan na si Rhea. Sa tansya ni Galvina, magkaedad lamang sila base sa itsura at kilos nito. Nagipagkaibigan kasi si Rhea sa kanya. Ngunit maski edad ay hindi niya ito naitanong rito. Nang makauwi, nagluto na kaagad si Galvina.
dahil mag-aalis 12 na rin ang tanghali. At doon na lang napagtanto ng dalaga na medyo napasarap siya sa pakikipag-usap kanina kay Rhea. Pagkatapos magluto at magsaing at nakapaghugas na rin ng plato, inihanda na kaagad ng dalaga ang pagkainan. Sakto naman kakarating lang rin ni Gavin galing sa pamamasada ng jeep. Wow, sarap naman ang adobo. Sino nagluto? Masayang tanong ni Gavin. At pinunasan ng pawis gamit ang buting maliit na tuwalya na nakasabit sa kanyang balikat. Siyempre, si Galvina. Hindi na kasi ako nakapagluto kanina kasi medyo nahihilo ako. Pero sigurado ako, masarap itong adobo. Pamumuri ni Honey kay Galvina. Nox naman. O sige na, kumain na tayo. At nang makabalik na ako sa trabaho, alam niya na. Doble kayod tayo ngayon. Paberong wika ni Gavin. Habang tahimik na kumakain ang tatlo, bigla namang may pamilyar na boses ang tumawag kay Galvina sa labas ng kanilang bahay. Akala ng dalaga'y haka-haka lamang iyon ang kanyang tenga. Ngunit nang kalabitin siya ni Honey upang tignan ang tao sa labas ng kanilang bahay, doon na pagtanto ng dalaga na may tumatawag nga talaga sa kanya. Tumayo naman kaagad siya at dali-daling lumabas upang tignan kung sino ang tumatawag. Ngunit nang makita niya si Rhea, laking pagtataka niya kung paano nalaman ng babae kung saan siya nakatira. Nilapitan niya ito at kaagad na tinanong kung ano ang kailangan nito sa kanya at kung paano natuntun ang kanyang tirahan. Rhea, paano man nalaman kung saan ako nakatira? Nagtatakang tanong ni Galvina nang makalapit kay Rhea. Naiwan mo kasi itong tali mo sa buhok? Sagot nito. Kaya nagtatakang tinanggap naman ni Galvina ang tali niya na naiwan raw sa ilog. Doon lang napagtanto ng dalaga na hindi na pala siya nakatali. Salamat pala ha. Gusto mo bang pumasok muna? Tara, kain man na tayo. Pag-aaya ni Galvina. Sige. Pagsasang-ayon naman ni Rhea. Dinala ni Galvina ang kaibigan sa loob ng kanilang bahay. At saka ipinakilala sa kanyang kuya Gavin at ati Honey. Hindi naman nagpakita ng kahit anong negatibong pag-aksyon ang dalawa. Bagkus ay malugod nilang tinanggap sa Rhea at saka pinakain kasama nila. Kain ka lang, si Galvina nagluto niyan. Pagmamayabang ni Gavin at inabot ang adobong manok kay Rhea. Tinanggap naman iyon ng dalaga. Ngunit hindi sinasadyang mahawakan ito ang kamay ng lalaki na siyang ikinagulat ni Galvina. Kaya bago pa man makita ito ng kanyang ati Honey, kinuha niya kaagad ang adobong manok at siya nang nagkusang nagbigay sa kaibigan. Pagkatapos nilang kumain, isinabay na lamang ni Gavin si Rhea papunta sa bayan dahil ngayon lang raw naalala ng babae na may bibilhin pala siya sa bayan. Bilang pagtanggap ng bagong kaibigan ng kanyang kapatid, si Gavin ang nagkusang nag-alok ng libreng sakay kay Rhea papunta sa bayan. Dahil mamamasada rin naman siya kaya mas mabuting isabay niya na lamang ang dalaga. Oh, mag-iingat kayo ha. Pagpapaalala ni Honey. Samantalang si Galvina naman ay kumaway sa dalawa ng may peking ngiti. Vina, sige na. Ako nang maghuhugas ng plato. Voluntaryo ni Honey at naunang pumasok sa kanilang bahay. Kinagabihan, mag-aalas 8 na ng gabi. Hindi pa rin umuwi si Gavin na siyang ipinagtataka ng dalawa. Sinubukan nila itong tawagan, ngunit pinapatayan lamang sila ng cellphone nito. Ano bang nangyayari sa kuya mo? Nagtataka at kinakabahang tanong ni Honey. Ate, ewan ko. Nakakapagtaka nga eh.
Hindi naman niya tayo pinapatayan ng cellphone kapag tumatawag tayo sa kanya, di ba? Sambit rin ni Galvina. Ayos, baka abala lang sa pagbibiyahe. Sige na, mauna na lang tayong kumain. Gutom na kasi ako. Pag-aaya ni Hani. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang biglang dumating si Kevin. Paika-ika itong naglakad at amoy alak. Kaya naman nagtingin na ng dalawa dahil sa pagkakaalam nila eh hindi umiinom ng alak ang lalaki. Kuya, lasing ka ba? Nauutal na tanong ni Galvina nang makaupo na si Kevin sa sopa. Diba sa tingin mo babae ha? Lasing diba? Lasing! Bulyaw ni Kevin. Naiyak naman si Galvina nang bulyawan siya ng kanyang kuya. Ngayon lang ito ginawa ni Kevin sa buong buhay niya. Kaya naman ganun na lang ang reaksyon ni Galvina. Niyakap naman kaagad ni Honey si Galvina. Maski siya ay natakot rin ng bulyawan ni Kevin, ang dalaga. Ano ka ba naman? Akala ko ba hindi ka umiinom ng alak ha? Matapang na tanong ni Honey. Eh, paki mo ba? May pagkain ba dyan? Pagkain nga! Sigaw nito at bahagya ng tinulak si Honey na para bang hindi buntis ang asawa. Tinititigan lamang ng dalawa si Kevin habang inuubos nitong pagkain sa mesa. Inilapag rin ng lalaki ang 2.50 sa lamesa. Yun lang raw ang kinita niya sa pamamasada. Dahil sa inis, hinampas ni Honey ang mesa at saka sinigawan si Kevin sa pag-aakalang magigising ito sa kalasingan. Ngunit mas lalo lamang lumala ang nangyari. Dahil sinabunutan ito ang babae, kaya naman kaagad na inawat ni Galvina ang kanyang kuya. Kuya, ano ba? Tumigil ka nga. Buntis si Ate Honey, kuya. Sigaw ng dalaga habang inaawat si Kevin. Kinalaunan, binatawan ni Kevin ang asawa at tinulak ito. Mabuti na lang at nakakapit si Honey kay Galvina. Kaya naman hindi siya tuluyang natumba sa sahig. Magsama-sama na kayo, mga pabigat! Uling sinabi ni Kevin at umalis ulit ng bahay. Napaiyak naman si Honey sa ginawa ng kanyang asawa. Pareha sila ni Galvina na nagtataka sa pagbabago ng ugali ni Kevin. Lumipas ang maraming araw. Nalubog sa utang ang mag-asawa. Palagi na lang kasing umuuwing lasing si Kevin at walang kita sa pamamasada dahil lahat ay napupunta sa alak. Minsan pa nga ay nakakalimutan nitong asawa niya si Honey. Kaya naman napagbubuhatan niya ng kamay ang babae. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kuya mo. Umiiyak na wika ni Honey habang nasa labas sila ng bahay kasama si Galvina. Ate, patawad talaga sa nagawa ng kuya ko sa iyo. Maski ako ay nagtataka kung bakit nagbago ang ugali niya. Eh minsan nga napagbuhatan niya rin ako ng kamay. Mahabang litanya ni Galvina at sumandal sa balikat ni Honey. Habang nagpapahangin ang dalawa, dumating naman bigla ang kumpare ni Honey na kumpare rin ni Kevin. Ito ay si Jose. Tinanong muna nito ang dalawa kung tulog ba si Kevin. Mabuti na lang at mahimbing na ang tulog nito ayon kay Honey. Mare, may sasabihin ako sa iyo. Sana hindi ka mabigla. Ayoko pa sana itong ibulgar pero talagang hindi ko kaya eh. Mare, nakukonsyensya na talaga ako sa ginagawa sa iyo ni kumpare. Pagkatapos niya sa pamamasada, palagi niyang dinadala sa bahay yung kabit niyang babae. At alam mo yung mas malala pa, kasing edad lang yun ni Galvina. Nagre-reklamo na nga ang misis ko dahil parang ginagawang motel na raw ni kumpare ang bahay namin. Halos gumuho ang mundo ni Honey nang marinig ang mga tinagang iyon ni Jose.
Pilit naman siyang pinakalma ni Galvina dahil nais nitong sugurin si Gavin habang tulog. Ngunit bago pa man makapasok sa kwarto si Honey, binuksan na kaagad ni Gavin ang pintuan na may daladalang balakol. Nagulat naman si Galvina at hinatak si Honey upang hindi matamaan ang daladala ni Gavin. Yun pala ay kanina pa niya naririnig ang usapan nila tungkol sa kabit ni Gavin. Jose, pinagkakatiwalaan kitang hinayop pa ka! Malakas na sigaw ni Gavin. At hinabol ng palakol si Jose. Kumaripas naman kaagad ng takbo si Jose habang hinahabol siya ni Gavin. Mabuti na lang at nakasalubong nito ang dalawa pa nilang kumpare. Kaya naman umatras na lamang si Gavin. At bumalik na sa kanilang bahay. Doon, nagwala siya ng nagwala. Binasag niya ang lahat ng babasaging gamit sa harap ng kanyang kapatid at asawa. Mga walang kwento! Ah! Pagwawala nito. Dahil sa galit ni Honey, iwinaksi nito ang braso ni Galvina at matapang nihanarap si Gavin. Hindi niya na alam ang ginagawa dahil tuluyan ang nilamon ng galit si Honey dahil sa ginawa ng asawa niya sa kanya. Magtapat ka nga. Magtapat ka, Gavin. Ganito ba talaga ang totoo mong pag-uugali, ha? Alam mo, kung alam ko lang na magkakaganito ang buhay ko sa iyo, ha? Hindi na sana ako nagpakasal pa sa iyo. Hayop ka! Sigaw ni Honey. Nairita naman si Gavin sa bunganga ng asawa. Kaya dahil sa inis, sinampal niya ito ng malakas na siyang ikinaputok ng labi ni Honey. Doon na umawat ulit si Galvina at tinulak ang kanyang kuya dahil sasampalin pa sana nito ulit ang kanyang ati Honey. Tama na, kuya! Tama na! Malakas na sigaw ni Galvina. Away mag-asawa to. Umalis ka riyan! Pagbabanta ni Gavin. Matapang na tumayo si Galvina at inarap ang kanyang kapatid. Alam niya kasi na sa pamamagitan ng pag-iyak at paninisin niya rito, magigising ng tuluyan ang lalaki. Kuya, akala ko ba mahal mo kami ni Ate Honey? E bakit mo ginagawa sa amin to, ha? Umiiyak na wika ni Galvina. Sinubunutan naman ni Gavin ang kanyang sariling buhok bago hinawakan ng mahigpit ang panga ng kapatid. Akala nyo lang yun. Ngayon, hindi na. Si Astoria na ang mahal ko. Siya na. Pagdidiin ni Gavin at tinulak ng malakas ang kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Galvina at hindi makapaniwala. Dahil sa naging kabit ng kanyang kuya, ang babaeng nakilala lang niya nung nakaraan at pinatuloy sa kanilang bahay nung nakarang araw din. Padabog na pumasok si Gavin sa kanilang kwarto at kinuha ang mga damit. Tumayo naman si Honey at pinigilan ng asawa, ngunit wala na siyang nagawa. Dahil tuluyan ang inanunsyo ni Gavin na iiwanan na sila nito at sasama na ng tuluyan kay Astoria. Hanggang sa paglabas ng bahay, nakasunod pa rin si Honey at pinipigilan ang asawa. Nagmamakaawa na rin siya rito ngunit bigla siyang natigilan nang maaninag si Astoria na nakangisi sa labas ng kanilang gate. Inaantay pala nito si Gavin. Halika na, mahal. Malumanay na wika ni Rhea. Hayop kang babae ka! Sigaw ni Honey. Akmang susugurin na niya ito nang biglang sumakit ang kanyang tiyan. Kasunod noon ang pagdugo ng kanyang ibabang parte. Hindi naman nagkaksaya ng minuto at segundo si Galvina at dali-daling tinulungan ang kanyang ati Honey. Tinawag pa niya si Gavin ngunit kahit lingon ay hindi ginawa ng lalaki. Bagkos ay si Astoria pa ang inalalayan nito bago sila umalis.
Kaagad naman na humingi ng tulong si Galvina at dinala agad nila sa doktor ang kanyang ati Hani. Pagkatapos ng konsultasyon, malungkot na binalita ng doktor na hindi nakasurvive ang bata sa sinapupunan ni Hani. O sa madaling salita, nakunan ang babae na labis na ikinaiyak nito. Nagwala sa loob ng ospital si Hani. Kaya naman napilitan ang mga doktor na turukan ng pampakalma ang babae hanggang sa makatulog ito. Kinausap naman ng doktor si Galvina na kailangan pang manatili ni Hani ng 2 araw para sa iba pang konsultasyon. Pero kasing dumanas ng depression at anxiety ang babae, kaya mas manabuting panatilihin muna sa loob ng ospital si Hani. Nang makaalis ang mga doktor, doon na bumuhos ang luha ng dalaga habang iniisip ang mga nangyari kanina. Hindi niya alam kung bakit humantong sa ganito ang kanilang buhay. E wala naman silang inaargabyadong tao, lalo na ang kanyang kuya Gavin at ati Hani. Pagkatapos niyang umiyak, nagpaalam siya saglit sa tulog na si Hani at umalik saglit upang bumili ng makakain. Alas 4 na kasi ng madaling araw at wala pa ring tulog ang dalaga. Habang pumipila sa bakery, isang matandang lalaki ang lumapit kay Galvina at nanghingi ng makakain. Hindi naman tumanggi ang dalaga at binilhan niya kaagad ng makakain at maiinom ang matanda. Nagpasalamat ito ng marami kay Galvina bago tuluyang umalis. Habang tinatahak ang daan pabalik ng ospital, muli na namang nakasalubong ni Galvina ang matanda sa gilid habang kumakain ito. Nakita rin siya ng matanda at nginitian. Ngunit ng pagkalagpas ni Galvina rito, isang nakakatakot na boses ang nakapagpatigil sa kanya sa paglalakad. Dalhin mo siya sa albularyo. Itanong mo ang dapat itanong. Mababawi niyo siya muli. Uwi ka ng nakakatakot na boses. Kagad namang nilingon ni Galvina ang matanda. Ngunit wala na ito sa kinaupuan niya. Tanging tinapay at tubig na lamang ang natitira roon. At ang ipinagtataka pa ng dalaga, walang bawas ang naturang pagkain. Huminga ng malalim si Galvina at ipinagpatuloy ang paglalakad. Ngunit hindi pa rin mawala-wala sa isipan nito ang narinig niya kanina. Albularyo? Wika ni Galvina sa sarili at nakakunod ang noo. Pagsapit ng 6 ng umaga, sakta naman kakagising lang ni Hani. Hindi na ito nagwala. Kaya naman kinausap ni Galvina ang ate kung pwede ba silang pumunta ng albularyo paglabas sa ospital. Noong una, ayaw pa sana sumang-ayo ni Hani. Ngunit nang ipaalala ni Galvina ang lahat-lahat, ay doon na siya nagising sa katotohanan. Sa kabilang banda naman, kakatapos lang magluto ni Gavin at tinawag niya kaagad si Rhea. Nang makita nito ang maamong mukha ng dalaga, biglang gumaan ang pakaramdam ng lalaki at niyakap si Rhea. Ang bango mo talaga. Wika ni Gavin at hinalikan sa leeg si Rhea. Mahal, mamaya na. Kakain na muna tayo. Nakikiliting wika na Rhea. Mahal na mahal kita, Rhea ko. Walang makakapantay sa'yo. Tila wala sa sariling saad ni Gavin. Talaga? Wala? Oo, mahal. Nagsimulang maghalikan hanggang sa nauwi sa mainit na lambingan. Samantalang sa ospital, naudlot ang pag-uusap ni Hani at Galvina nang dumating ang doktor. Nakangiti ito nang makita si Hani. Mabuti naman, ma'am, at kumalma ka na. Nakikiramay po kami sa inyo.
Uwi ka ng doktor at inabot ang isang basket ng prutas. Salamat po, Doc. Pagpapasalamat ni Honey at Galvina. Makalipas ang 2 araw, sa bahay na ni Honey inilamay ang anak nila ni Gavin. Dumating rin ang pamilya ng babae at nang malaman nila ang ginawa ni Gavin sa kanilang anak, labis na nagalit ang mga ito. Kaya pinakalma muna sila ni Honey at pinaliwanag nila ang lahat-lahat. Kung yun pala ang kutob ninyo, pwede naman kayong pumunta sa albularyo. Wika ng tatay ni Honey. Hindi na nga nagdalawang isip pa ang dalawa. Kagad silang nagpunta sa kakilalang albularyo ng nanay ni Honey. Medyo malayo ito sa kanilang barangay. Ngunit nangako si Honey na kahit ano ay kaya niyang gawin para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang anak ni Gavin. Ate, malakas ang hinala kong nagayuma si Kuya Gavin. Biglang wika ni Galvina. Ha? Paano mo naman nasabi, Vina? Nagtatakang tanong ni Honey. Hindi mo pa ba nahalata? Bigla siyang nag-iba tapos sumama doon kay Rhea. Nang ganun-ganun lang kabilis. Sagot ni Galvina. Doon lang pumasok sa isipan ni Honey na maaaring nagayuma nga ang kanyang asawa. Nang makarating sila sa bahay ng naturang albularyo, pinakilala kaagad sila ng nanay ni Honey rito. Nginitian sila ng matanda na nagpakilala bilang si Tandang Loleta, ang pinakamagaling na albularya sa kanilang lugar. Ilang buwan na kitang hindi nakita, Honey, ha? Bati ng matanda. Oo, Lola. Kasalukuyan kasi akong nakatera sa bahay ng asawa ko po. Sagot ni Honey. Alam mo, 6 na buwan ka palang sa akin ka na dinadala ng mama mo. Lapitin ka kasi ng engkanto at aswang. O siya, ano ba ang may tutulong ko sa inyo? Wika ng albularya at inilabas isa-isa ang kanyang mga gamit. Nagtingin na naman si Galvina at Honey bago inilahad ang lahat ng nangyari. Pagkatapos nilang ikwento ang naranasang kakaiba kay Gavin, napakunot na o sila nang matawa si Tandang Lolita. Ano ho ang problema niyo? Nauutal na tanong ni Galvina dahil sa inis. Pag-ibig nga naman, nagayuman ng isang engkanto ang kuya niyo. Gusto niyo bang malaman kung bakit at paano? Ani ng Tandang Lolita at tumingin ng masama sa dalawa. Oo, sagot ni Honey. Sabagkat pinagbuksan at pinagsilbihan mo ang engkantong sumira ng buhay ninyo, may natatandaan ba kayong kakaibang tao na tinanggap nyo sa loob ng bahay ninyo? Tanong pa ng matanda. Nagtinginan muli ang dalawa bago sinagot ang tanong ni Tandang Lolita. Ngumisi naman ng sarkastiko ang matanda. At saka inilapag ang 2 bote na naglalaman ng iba't ibang halamang gamot. Sa pagtanggap nyo palang sa kanya, parang pinapayagan nyo nang sirain niya ang buhay na mayroon kayo. Hindi nga talaga ako nagkakamali. Ginayuma siya ng engkanto. Tila kinalabutan si Galvina at Honey nang marinig ang paliwanag ng matanda. Papaano po namin mabawi ang asawa ko? Gusto kong maghiganti sa babaeng sumira ng buhay namin. Nang dahil sa kanya, namatay ang unang anak namin ni Gavin. Biglang umiyak ng malakas si Honey. Kaya naman inawat na lamang siya ni Galvina. Gusto mo talagang magaganti? Simple lang naman ang laban sa gayuma. Ang pagmamahalan na mayroon kayo ni Gavin, ang totoong pagmamahal ang makakaputol ng gayuma. Sagot ni Tandang Lolita at binigay ang kwintas na hugis puso
na gawa sa bato. Iyan ang anting-anting ng pagmamahal. Suotin mo yan sa oras na babawiin mo ang asawa mo. Kailangan niyo magtulungan dahil alam ko, parehas niyong mahal si Gavin. Dugtong pa nito. Saan pa namin siya makikita? Tanong naman ni Galvina. Kung saan mo siya nakilala, pero huwag kayong magpakampante. Dahil ang engkantong gumayumas sa kanya ay likas na makapangyarihan. Sagot ni tandang Lolita. Nagpasalamat kaagad ang dalawa sa albularyo. Bago umalis kasama ang ina ni Honey. Naghawak kamay naman si Galvina at Honey bago pumasok ng van. Ramdam nila ang lamig at pangamba na namumuos sa kanilang buong pagkatao. Pagka-uwi nila, naganap na kaagad ang dalawa. Naghanda na kaagad ang dalawa dahil bukas na bukas ay babawiin nila si Gavin. Kung noon si Galvina ang tinutulungan ng kanyang kuya, ngayon siya naman ang tutulong sa lalaki. Alam rin kasi na Galvina sa kanyang sarili na baski ang kuya niya ay ayaw kareya. Ngunit umepekto ang gayuma at kontrolado ngayon ng engkanto ang lalaki. Kinakabahan ako ate, paano kung hindi tayo magtagumpay dito? Natatakot na tanong ni Galvina at umupo sa kama. Magtiwala ka lang. Mababawi natin si Gavin sa lalong madaling panahon. Sagot ni Honey. Kinabukasan, pumunta ng sabay ang dalawa sa ilog. Dala-dala ni Galvina ang litrato nila ng kanyang kuya. Samantalang si Honey naman ay tanging ang binigay lang ng albularyo ang kanyang bitbit. Nang makababa sila sa ilog, sumigaw ng malakas si Honey at pinapalaba si Rhea. Minumura niya rin ito ngunit ilang minuto pa ang makalipas, itila wala pa rin nangyari. Ate, parang hindi naman lumalabas si Astoria. Sambit ni Galvina. Lalabas yan. Ako ang tatawag kay Rhea at ikaw naman kay Gavin. Naiintindihan mo? Pagpapaintindi ni Honey sa dalaga. Tumango-tango naman ito at sabay nga nilang tinawag ang pangalan ng dalawa. Ilang minuto ulit ang makalipas. Sa wakas, lumabas rin si Rhea. Hawak-hawak ang kamay ni Gavin at tila wala sa sariling nakasunod sa likod ni Rhea. Mabuti naman at lumabas ka, babaita ka. Sa dinamin-dami ng lalaki sa mundo, asawa ko pa talaga ang ginayuma mo. Bulyaw ni Honey. Sa asawa mo lang ako nakaramdam ng totoong pagmamahal. Nung una niya akong hinatid sa bayan, doon ko napagtanto na siya na talagang para sa akin. Sarkastikong wika ni Rhea. Kuya Gavin, kuya, gumising ka na riyan. Please kuya, kuya. Malakas na sigaw ni Galvina. Bigla namang nanlilisik ang mga mata ni Rhea at tumingin kay Galvina. Padabog niyang binitawan ang kamay ni Gavin at walang kaano-ano'y sinugod ang dalaga. Mabilis namang umalerto si Honey at inulak ng malakas si Rhea. Ngunit bigo niyang mapatumba ito dahil ginamitan siya ng babaeng engkanto ng kapangyarihan. Hindi niyo siya mababawi sa akin, mga hampas lupa. Akin lang siya. Sigaw ni Rhea. Dahan-dahan itong itinaas ang dalawang baraso sa ere at kasunod doon ang paghangin ng malakas. Tila lili pa rin pa nga si Honey at Galvina dahil sa lakas ng pag-ihip ng hangin na nagmumula sa mga nakataas na kamay ni Rhea. Maya-maya pa, unti-unti na rin nilamon ng puti ang mga mata nito. Nagbago na rin ang anyo si Rhea. Mayroon itong maputing buhok, mahabang damit at buntot. Nakalutang rin ito sa ere. Akin siya! Akin siya! Sigaw ni Rhea sa malademonyong boses. Tama nga si Tandang Lolita,
Engkantada itong si Rhea. Wika ni Galvina. Kinuha naman ni Honey ang pagkakataong iyon upang makalapit kay Gavin. Ngunit nang nahawakan niya ito sa braso, bigla siyang sinakal ng lalaki na siyang ikinagulat ni Galvina. Hindi ako sasama sa inyo. Umalis na kayo rito. Sigaw ni Gavin at malakas na tinapon si Honey kay Galvina. Parehas na nagpagulong-gulong ang dalawa, papunta sa tubig ng ilog. Ngunit kahit anong gawin ni Rhea hindi nagpapatinag ang dalawa. Babawiin nila si Gavin at lahat ay gagawin nila upang makuha sa kamay ni Rhea ang asawa at kapatid. Sa tingin niyo, matatalo niyo ako? Hindi. Isa lamang kayong mortal at ako, isang engkantada. Kayang-kaya ko kayong durugin ngayon din. Pero ayaw kong gawin dahil mas gusto ko pang pahirapan kayo. Sigaw ni Rhea at pinalutang si Ere si Honey at saka Galvina. Kevin, mahal, ano ang dapat natin gawin sa mga lintik na to? Galit na tanong ni Rhea kay Kevin. Patayin! Nakangising sagot ni Kevin. Ibinaba ng kaunti ni Rhea ang dalawa ngunit nakalutang pa rin sa ere. Hindi maigalaw ni Honey at Galvina ang kanilang katawan. Dahil kasalukuyan silang nasa kapangyarihan ni Rhea. Nilapitan ni Gavin ang asawa at kapatid. Inilabas nito ang matalas na patalim. Sabay saksak sa balikat ni Honey. Napasigaw naman sa sakit ang babae. Kaya kaagad na gumawa ng paraan si Galvina upang magising ang kapatid. Naalala niya kasi ang sinabi ng albularyo na ang totoong pagmamahal ang makakasira sa gayuma. Kuya, naalala mo ba ang panahon na naligo tayo sa ilog noon? Tapos, nadulas ako kaya tinawanan mo ako. Pero kalaunan tinulungan mo pa rin ako at ginamot mo ang galos sa mga tuhod ko. Kuya, miss na kita. Miss ko na ang dating Kuya Gavin. Wika ni Galvina. Doon na pagtanto ni Honey na kailangan niya rin gawin ang ginawa ni Galvina. Gavin, asawa ko, naalala mo rin ba ang pinakamasayang araw natin sa kasal? Natatandaan mo ba yon? Ang dami nating pangarap. Sabay tayong nanumpa sa harap ng pari na magsasama tayo sa hirap at ginhawa, mahal. Kahit nasasaktan sa sugat na ginawa ni Gavin, pinilit pa rin tapusin ni Honey ang pagsasalita. Bigla namang napatigil si Gavin sa pag-angat ng matalas na patalim. Ibinaba niya ito at humarap kay Honey. Doon lamang nagising ang lalaki. Ngunit hindi niya muna iyon ipinapahalata. Hanggat hindi pinapakawalan ni Rhea ang asawa at kapatid niya. Naglakad si Gavin papunta kay Rhea. Inakay niya itong bumaba sa lupa upang yakapin ang sa ganun ay masaksak niya si Rhea. Gamit ang patalim na binigay ng engkantada sa kanya. Mahal, maaari ka bang bumaba saglit? Nais kong madama ang yakap mo. Utos ni Gavin. Bigla namang lumambot ang puso ni Rhea at bumaba siya tsaka niyakap ang lalaki. Ngunit habang yakap-yakap si Gavin, hindi naramdaman ng babayang kutsilyong bumaon sa kanyang leeg. Doon lang rin nawalan ang bisa ng kapangyarihan niya. Kaya ginamit ito ni Galvina bilang pagkakataon upang ipasuot kay Rhea ang kwintas na binigay ng albularya sa kanila kahapon. Nang matagumpay niyang napasuot sa engkantada ang kwintas, doon lang nagsisigaw si Rhea sa sakit at nagmamakaawa na tanggalin hanggang sa unti-unti itong hinigop ng kwintas. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, tinakbo kaagad ni Gavin si Honey nang mawalan ito ng malay. Siya na ang nagbuhat sa asawa at hinalikan ito sa pisngi
Todo pasalamat siya sapagkat ginawa lahat ni Honey ang makakaya para lang mailigtas siya. Nang mapagtanto ni Galvina na bumalik na sa dati si Gavin, niyakap niya rin kaagad ang kanyang kuya. Salamat. Salamat sa inyo. Umiiyak na pagpapasalamat ni Gavin. Mahal na mahal ka namin, kuya. Kaya namin ginagawa ito. Wika ni Galvina. Patawad kung nasaktan ko kayong lahat. Dugtong pa ni Gavin. Makalipas ang maraming taon, muling binayayaan ng dalawang anak, si Honey at Gavin. Naging masaya rin ang kanilang pagsasama, kasama si Galvina na nagbibigay na rin ng tulong sa kanyang kuya dahil graduated na ito ng college at kasalukuyang nagtatrabaho bilang sekretarya sa isang malaking kumpanya. Patuloy naman ang pagpapasalamat ng mag-asawa sa Poong Maykapal dahil pagkatapos ng nangyari sa kanilang pamilya, hindi na ito muling naulit pa dahil ang anting-anting ng pagmamahal ay matagumpay nilang naisauli kay Tandang Lolita. At dito na magwawakas ang kwentong ito. Alright.